Maligayang pagpunta sa aking tahanan. Tuloy po kayo. Magandang araw. Magandang araw. Magandang araw. Magandang araw. Magandang araw, Pinay. Kapitan! Magandang araw po sa iyo. Magandang araw po. Mga hama at wala na nagawa! Baka maging talo pa sila sa lipunan! Damaso! Nagpaparinig ka ba, Damaso? Lalo-lalo na nandito kami ilan sa mga pisales. Mag-iingat ka sa pananalita mo, Damaso. Papanglaid ka ang pari ko! Tama na yun, Padre Damaso. Nakakaya na sa bisita ng mga Kapitan Tiago. Ano ka ba? Hindi! May karapatan akong magsalita! Hindi ba nililipat ako sa ibang bayan matapos ako na silbi dito sa San Diego 20 taon na nakalipas? Ang Kapitan ni Red ay hindi dapat mangimasok sa paparusa ng simbahan sa mga Erehe! Damaso! Ang Kapitan ni Red ay namumuno at siya ang kinatawan ng ating bansa. Kaya dapat may karapatan siyang paparusahin ka dahil na may nukay ka pang bangkay ng isang maramyang tao. Nasaan ang respeto mo sa bangkay, Damaso? Minahon ka, Padre Damaso. Nakakaya na sa mga tao. Hina mo. Paano ko hinaw? Napakawalang hiya yung tinienting yan. Magandang araw po, Padre Damaso. Kilala ko po kayo bilang kaibigan ng aking ama, hindi po ba? Ha? Sino ng iyong mayo? Si Don Rafael Ibarra po. Patawarin niyo po ako na pagkamali ko kayo. Hindi ka nagkamali iyo. Pero hindi naging kailanman kami naging matalik na kaibigan. Pasensya na po, Padre. Masaya kong nakapunta ka dito na mabuti ang iyong kalagayan at walang masamang nangyari. Maraming salamat po, Ginoong Teniente. Alam mo iyo, nakilala ko yung ama mo dahil malapit siya sa amin at napakamabuti niyang tao. Ngayon po ako ay nagmumokmok dahil po sa kanyang pagkawala. Hindi ko na po makikita muli ang aking pinakamamahal na mabait na ama. Sige, alis na nga po. May nagawa po ba akong mali? Mag-ingat ka nga! Tingnan mo! Tapakan mo mahalin kong damit! Tumingin ka nga at pinadaanan mo! Pasadya na po, Doña Victorina. Hindi ko pa talaga sila sadya. Pamanin po talaga. Mag-ingat ka dahil sa susunod, hindi mo ko mabibila na ganito ka mahal na damit. Mupo ka, Victorina. Nananinig tayo ng mga bisita. Hindi ito oras ng pag-alitan. Ayan! Ano ba si Bayla? Ako dapat naman po dyan! Bakit? Sa'yo ba to? May pangalan ba nakalagay dito? Sino ang portrait nakalagay dito hindi pa dito maso? Tanga! Mas mataas ako sa iyo! Ako dapat naman po dyan! Mas special kong mapanauhin. Tagapin ninyo ang tanghalian na inhanda ko sa inyo. Thank you.
gastos ng mga ibara. Magandang hapon din po, senyora. Sabuti at naisip mo galawin ang bayan mo. Sabuti nga po. Parang nga po akong dayuhan dahil hindi ko po alam kung paano namatay ang aking rote. Inalulungkot ko pala. Esensya ka na at pag-usapan natin ang tungkol sa iyong mga umukama. Okay lang po. Ang mahalaga po, napapaisip po ako sa aking ama. Mahal ko po siya, senyora. Dapat nang siguro. Data, mag-ingat kayo. Nagtoto ka sa nangyari sa inyo, ama. Paumanin po. Parang kilalang-kilala niyo po ang aking ama. Maaari niyo po bang isa-isa ang kanyang pagkamatay? Siyempre, gaya ng alam ng lahat, namatay sa bilangguan na inyong ama. Nabilanggo ang inyong ama. Ha? Ama ko? Nabilanggo? Kilala niyo bang ama ko? Bakit? Ano bang naging buhay niya nung wala ako dito? Eh, nung isang taon nga, nagsulat pa nga siya sa akin eh. Ang sabi niya, huwag daw kong magugulat. Kung baka sakaling hindi siya makasulat sa akin, abala daw siya sa kanyang mga gawain. Ganito kasi yun, Jesus. Ang iyong ama, si Don Rafael, ay siyang pinakamayaman sa buong lalawigan. Bagamat siya ay ginagalang, may ilan din namang naiinggit. Ang manuno nila ay ang mga Kastila. Ang mga Kastila dahil sa kasawian ay hindi gumagawa ng mga nanarapat. Ang masama sa nakulong ngayong ama dahil sa pagkakaroon ng mga lihim na kaaway. Pinabintangan pa siyang pumatay ng isang malupit na altelyerong naniningil ng buwis ng mga sasakyan. Pero hindi naman ito totoo. Pinabintangan din siyang ere at filibuster. Masakit sa kanya ang ganito sapagkat iyon ang itinuturo. Salaysay sa iyo sa iba pang pangyayari. Salamat po at inalad yung nangyayari sa aking ama. Ako'y naawa sa kanya. Subalit hindi wakas ang kanyang pagkawala sa mundong ito. Tama ka, Crisostomo. Sige, mauna na ako. Alis ako. Mag-base ka na, Maria Clara. Magsumba tayo. Opo, magbibigit ko muna ako. Ang Panginoon ay nandiyan sa inyo. At sa inyo rin. Hindi lang gusto mo na umuwi. Bakit? Basta magtatahi pa ako. Sige, uwi na tayo para makapagtahi ka na. Meron kayo titipan. Magbabakasyon ka sa Malabon o sa San Diego. Pinag-iisipan ko saan sa dalawa. Pero mas komportable si Maria Clara sa San Diego, Tiago. Malaki ang bahay at malapit ng pesta doon. Pia, Exoto mo, nandito na siya. Doon ay pumasok ka si Didmo at nabihis ka. Tao po! Piyo, tuloy ka! Si Maria Clara, nandoon sa loob. Magandang araw sa iyo, Maria Clara. Magandang araw din sa iyo, Crisostomo. Maiwan ko kayo dyan, ha? Kung pwede naman doon kayo sa ako kaya ang gusto niyo. Sige po. Mabuti at hindi mo ako sinalimutan. Siyempre naman, ikaw pa. Makalimutan pa ba kita? Kailangan ko lang talagang lumawas sa ibang bansa para lang makapag-aral. Oh, yun naman ang kagustuhan ng iyong ama, di ba? Tama ka. Pero nasa ibang bansa ako,
Ikaw na sa isip ko. Nakatutulog yung mong bola. Hindi naman sa ganun. Alam mo ba, galak na galak akong makita ka ngayon. Talaga? Kailan pa ba ako nagsinungaling sa'yo? Sige, sige. Narito ang yung sulat na nakasahad kung bakit kayo pinag-aral yung ama sa ibang bansa. Tama ka, pero... Ano? May problema ba? Kailangan ko na nga pala umuwi. Bukas na yung udas na. Sandali lang. Bilyan, ba? Salamat, Maria Clara. Gusto mo? Pagkisabi kay Anding na ayusin itong bahay dahil magbabakasyon si Maria Clara. Sige po, Kapitan. Makakaripin po ang inyong mensahe. Salamat, Kristos mo. Salamat rin po, Kapitan. Paalam, Maria Clara. Paalam rin sa'yo, Kristos mo, Maria Clara. Magandang umaga po, Father. Saan niyo pupunta? Sa biyeteryo po para kunin yung mga gamit. Santiago! May important din tayo pag-uusapan ngayon. Sige po. Tara nga sa opisina mo. Napagsabihan na kita na iwan sana hangat ang lahat ng ito kung sinusunod mo muna sa akin. Kung hindi ka na sinungaling sa akin nung tanungin kita, iwasan mo lang na hindi na maulit ang mga kalukuhan gaya nito. Magtiwala ka ng gusto sa kanyang ngayon. May panahon pa at mga papangyay. Nandyan ang buntod ng iyong ama sa may malaking krus, senyor. Naaalala ko yun, pero nasira lang ang lupa. Nasaan na ang krus? Ay, yung krus na sinunog ko? Sinunog? Bakit? Dahil utos yun na, Padre. May papakita mo naman siguro ang buntod. Pero wala na pong yung bangkay dyan. Ano? Anong sabi mo? Tanga ka ba? Wala pang isang taon lumipas simula nung inilibing iyon. Inutusan na ako ng Padre. Sabi niya, dalhin ko na sa cemetery ng mga inchik. Ginawa mo yon? Huwag po kayo maghalit sa akin, Senyor. Hindi ko naman siya dinala sa cemetery ng inchik. Buti na lang. Kasi noong panahon na yun, umuulan kasi kaya itinakpon ko na lang sa ilog. Hoy! Anong karapatan mong gawin sa aking ama? Hindi ako nagpakulong sa kanya! Hindi yon. Ipinahukay mo sa at pinalipas sa ibang sementeryo. Ano? Hindi ako gumawa nun. Kung hindi ikaw, sino? Wala na iba kundi si Padre Damaso. Anak ko! Huwag kayong matakot, inay. Nasa simbahan si Crispin. Ano ginagawa niya doon? Ay, anong nangyari sa'yo, anak? Nadaba ka ba? Narinig po ako ng gwardya. Buti na lang sa kaligtas ka, anak. Bakit pala nasa simbahan si Crispin, anak ko? Pinagkitangan ko siya nagnakaw ng 2 onsa, inay. Nagnakaw? Mabait si Crispin! Hindi porket mahirap lang tayo, tayo na dapat ng pagbitangan. Inay, paano kaya kausapin ko ang anak ni Don Rafael para matulungan tayo? Ayaw ko na maging sakristan! Magpapasto lang ako ng bakal kalabaw. Ahon din tayo sa hirap, inay. Oo. Oo, anak ko. Ito pwedeng ilagay. Kahit saan. Nandito ba si Crispin? Ah, si Crispin. Nandito siya kanina, pero tumakas siya kasama ang mga ninakaw niya. Pumunta na siguro ang gwardiya sa bahay niyo. Hanapin mo na ang mga anak mo palibhasa kasi barumbado ang kanilang ama. Huwag kang umiyak dito. Umiyak ka sa labas. Huh?
Sabihin mo totoo! At kung hindi, tatali ka namin sa pulong yun! Ikaw! Ikaw ang ina ng mga magnanakaw! Ina ng mga magnanakaw? Saan ang mga pera na nakaw na anak mong kagabi? Hindi na nanakaw mga anak ko kahit nagugutom sila. Hindi porkat mahirap lang kami, agad nga kami pinaghuhusgahan. Hindi lahat ng mga hirap ay magnanakaw. Sumama ka sa amin! Hindi! Nakikinig ang makagadila sa mga sugat ng isang dukat marusing na palubi. Sino sumagot at itaas ang kamay? Wala. Alam ko nang wala. San Diego de Alcala lamang ang maaaring magagawa niyon. Tilaan. Ano ba yung si Padre Damaso? Parang demonyo. Kasama pa ako sa kanyang mga dinadamay. Hindi lang ako gagante kasi mas importante pa ang eskwalaan kasi sa walang hiyang yan. Gino mo marang, iyak mo bukas at huwag kaya lapit sa mata yung ibabuan bukas dahil maaari mo yung ikamatay. Mga taga San Diego, babasbasan ko na ang bahay para lang ito.